Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So inaabangan nga ng madaming basketball fans ang projected number 1 pick ngayong NBA draft na si Victor Wembanyama. Siya nga ay sinasabi ng madami bilang ang greatest prospect of all time or at least second greatest behind LeBron James. Nagbanta na nga si Wembanyama na maghanda na daw ang lahat dahil gusto niyang manalo ng Sing Sing as soon as possible. Iba din nga ang confidence ng batang player na ito. Alam niyang uulanin siya ng batikos kapag naging bus siya. Ngunit tiwala nga siya na hihigitan niya pa ang hype na meron sa kanya ang mga fans at media personalities. Ngayon naman ay binanggit niya na gusto nang talunin ang Team USA sa darating na 2024 Summer Olympics kung saan expected ang Estados Unidos na magre-reload at magpapadala ng kanilang best team matapos na mahirapan sa 2020 Summer Olympics. First game nga ay tinalo sila ng France sa score na 83-76, ngunit binawian nga nila ito sa gold medal game kung saan tinalo nila ang France sa dikit na score na 87-82. At ito nga ang gustong i-rest back ni Wembanyama. And to be honest, ay maganda nga ang chances nila mga kaibigan. Ang Team USA nga ay walang masyadong big man ngayon, habang nasa France si Rudy Gobert at na-naturalize na din nila ang reigning MVP Joel Embiid. Pwede nga silang magkaroon ng starting lineup ni Thomas Wertel, Evan Fournier, Nicholas Batum, Victor Wembanyama at Joel Embiid. Andyan pa sa bench sila ang mga tulad nila Killian Hayes, Nando De Colo, Frank Delikina, Timothy Luwawu-Cabarru, Rudy Gobert at Gershon Yabusele. That is a lineup na 11-man deep nga mga kaibigan at tiyak na madami pa silang mahuhusay na players na hindi pa natin nabanggit dyan. Loaded nga ang talent sa guard position ng Team USA ngunit di nga malabo na magkaroon sila ng malaking problema sa bigs ng France lalo na't wala ngang defensive 3-second violation sa Olympics at mas maliit din ang court. Ibig sabihin ay mas madali itong i-cover ng mahabang hakbang at kamay nila Wembanyama, Batum at Gobert. As of now ay hindi pa natin tiyak kung sino bang ilalatag na lineup ng Team USA sa Olympics or even sa World Cup. Ngunit asahan nga na mas malakas ang lineup na ipapadala nila tuwing Olympics. At dahil si Steve Kerr ang kanilang head coach, hindi nga ako magugulat kung maglalaro dito ang Big 3 ng Warriors. Lalo na't ang gold medal na lang nga sa Olympics ang kulang sa resume ni Stephen Curry. Habang si Anthony Davis naman ay sinabihan si LeBron na posibleng maglaro siya sa Olympics. Ngunit sinagot nga daw ito na LeBron na pwedeng tapos na siya maglaro sa panahon na yan. So definitely a big statement din mga kaibigan. Inaasahan na maglalaro ang core 3 ng Warriors ngunit mahirap nga pumili ng guard sa Team USA. Andyan si Stephen Curry, Damian Lillard, De'Aaron Fox, Ja Morant, Kyrie Irving, Darius Garland, Drew Holiday, Devin Booker, Donovan Mitchell, Marcus Smart, James Harden, Klay Thompson at madami pang iba na hindi ko pa nabanggit. Sa palagay nyo ba ay kaya ng France tumbahin ng Team USA na available ang lahat ng best players?